Kaya ko ba to? Sobrang dami. It's just like Legos. Oh. But for adults. It's far from... Look! What the hell? Grabe! Napakadami. Kaya ko ba? Parang hindi ko kaya. Hindi din. Look at mommy, a coloring. Blue. Look, mommy's gonna draw balloons. Red? Red? How about this one? What color? Blue. Blue. What color is this? White. No. What color is this? No! You're messing with mommy. What color is this? Yellow. Asar, no? Sanay ka na talaga mang asar, ha? Yellow! Look, oh, oh, yellow. Yung mommy na yung nag-enjoy. Wow, that's so beautiful, love! Sige, 5K makahula na din drawing niya. 5K makahula na to. Rainbow? Ako na drawing niyan. Yan, ma'am. Hulaan, 5K. Next! Balloon! Hello! Kulay, ano na siya? Sit down, Gabby. Sit down. Good boy. Sit down. Oh no! Inihiyan yung drawing ko! Sit down. Gabby, sit down. Inihiyan yung drawing ko! So happy with Gabby. Gustong-gusto. Ayan na siya. So cute. Achievement na talaga ito para sa akin. Kung kilala niyo ako, hindi talaga ako sanay mag-build ng kung anik-anik, mag-assemble. Kundi mo maglagay ng tempered glass, hindi ko kayang gawin. Pero this time, for my daughter, gusto ko naman makita niya na ako yung gumawa ng playroom niya. Well, technically not yung buong playroom. Hindi naman ako nag-install ng wallpaper, lights and all. Pero yung laman ng playroom, at least masasabi ko sa kanyang in-effortan ko talaga. Meron pa siyang ano dito guys, oh. Blackboard. Tapos sa gilid naman. Meron ding whiteboard para magsusulat-sulat dito. May kasama ng eraser. Ano bang meaning ng sign na to guys? Chinese ba to? Tanong ko na lang kay Vern. Hindi ko naman alam kung saan sinasabit though. Ano meaning ito? Closed? Sorry, hindi ko alam yung meaning. Cute lang siya. Hindi ko alam saan ko sasabit. Dito na muna. Hey, so proud. Actually, meron pa akong 1, 2, 3. May tatlo pa akong isa-set up pero baka bumaba na yung araw. Pupunta pa kami yung Sports Plaza ni Athena. Andiyan na din si Vern. Tsaka yung iba naming friends. Mag-run kami ulit. Ayan, busy na tayo na pangalan. Okay, Danang Vanity Mirror. So cute. Nahirapan lang ako sa mga stickers. Mas nahirapan ako mag-sticker kaysa mag-screw. But, it's done. Grabe! Kaya ko ba to? Sobrang dami. Hala! Mahirap na to. Sana pinaset-up ko na sa IKEA. Here, Robert! That's so easy. Look, oh. Yes. Look, oh. It's just like Legos. Oh. But for adults. This is not Legos. It's for... Look! What the hell? It's very easy, oh. No, it's not. Oh. I'm gonna drown. Napakadami, oh. Grabe, napakadami. Kaya ko ba? Ay, hindi ko kaya. Hindi talaga ito kaya. Uy, Diyos ko po. You know what I realized, guys? Hirap na hirap ako dito. Yung koko ko, napaka-arte. Ang arte ko tuloy mag-ikot, kaya hindi ko siya naiikot na maayos. Labas na yung pagiging Gemini ko.
yung patience ko. Athena! Halat tinawag! Inutusan na lang yung anak. Tumano na to. Baka utos, kala mo, ang daling gawin. Hindi din. Nakavit ka din! Kailangan pala mas madiin. Ang hirap na hindi ko ito na-figure out. Nalilito-lito ko kung bakit siya hindi sakto, may mali ba sa ganito-ganyan. Sinisip ko pa yung baka mali yung screw na nabigay or yung butas. Yun pala yung pinaka-base ko kanina, baliktad. So, niredo ko ulit yung base. Ewan ko, feeling ko sa timelapse, hindi niya na yun maka-obvious. Well, kaya pala ako pa ulit-ulit dahil mali na yung base to begin with. So, ngayon, okay na ulit. In my 25 years of existence, ngayon ako gagamit ng martilyo. Ay, Diyos ko. Hindi ko pupukis sarili ko. Ang malang extensions. Guess what? I did it again. Nangyari na sa akin kanina na mali yung base. Ngayon, mali ulit yung base. From the top, make it drop. Guys, it's done! Finally! Grabe, nabot ako ng gabi. Bababaan ko na yung pride ko, guys. Hihingi na ako ng tulong kay Vern. Kasi anong pecha na, sobrang wala talaga akong time matapos tong room na to. Kapag tinaasan ko pa yung pride ko na hindi ako manghihingi ng tulong sa iba, hindi na talaga ako matatapos. Lalaki na lang si Athena, hindi ko pa matapos-tapos to. Tsaka gusto ko na kasi siya talaga matapos kasi ang hirap na iiwas ni Athena sa kwarto na to. So as much as possible, gusto ko siya matapos today or tomorrow. Yun na yung goal ko. Tapos sabi ko, hindi ko to matatapos ng ako lang. So, hi! Hingi na ako ng tulong kay Vern. Pero, ayun. Yun lang! Malalaman natin kung may maitutulong ba siya or mag-aaway lang kami. Dito mas mag-aaway eh. Dapat kasi kalmado lang. Hindi mainit ulo. Dapat! Sabihin mo sa rin mo. Tama yun. Ah, wag na lang! Ayan! Practice na! Thank you, Lavi! Yun. Screwdriver yung pinangbukas. Kasi ang kailangan yung source. Kasi, ala, start pa lang. Oh, ganyan na. Nagsisisihan na. Tignan mo. Start pa lang love, ah. Kaya ayoko humingi ng tulong dito kay Bernoy. Kasi, laging si Kasis eh. Kasi naman, ganito. Sabi mo kasi ganito. Ito kasi. Hila. Cute! So, ito yung bubuin namin. Can we do it? Of course. Oh, pero ito nakabaliktad, baliktad. Let's go. Time lapse in 3, 2, 1! Paano? Done na sa hospital, guys. So, nearly arrange na lang namin yung tamang kwestuhan! Wala siyang picture dito for signing. Wala nga, hindi na nga kailangan. Sabi ng hospital, prutas. Okay guys, so tulog na si Athena. Pinatulog na namin siya ni Vern. Ngayon, syempre, kailangan na magbabantay. Sabi ko kay Vern, siya na muna magbantay kay Athena. Ako na maglalagay ng mga gamit na kulang dito sa hospital. Gamit na lang naman yung ilalagay dahil tapos na siya i-set up. So, lalagay na lang natin yung mga cute na gamit. Grabe no, alam mo, kahit nga ako na matanda na, naaaliw pa din ako sa mga ganitong toys. So, sobrang excited ako pag nakita to ni Athena. Tsaka syempre kapag meron kaming mga bisitang bata dito sa bahay, dito na lang sila maglalaro. Hindi mo siya ganun kalaki, pero for sure magugustuhan pa rin nila to kasi sobrang cute ng mga toys. Tsaka maglalagay pa tayo ng TV dito sa taas. Actually, wala naman talaga akong balak lagi ng TV, pero binigay na ni Vern yung TV niya. Dito na lang daw, since wala naman na daw gumagamit. Binigay niya na lang, at least syempre, hindi na tayo bibili ng bago. Kakabit na dyan bukas yung TV.
para if ever na gusto nilang manood or may gusto silang panoorin na movie, si Athena sobrang hilig sa Disney movies. So, pwedeng habang nagpe-play sila dito, naka-on lang yung TV nila dyan sa taas na isi-set up bukas. So, ito ngayon, lagay ko na yung mga gamit sa hospital stand. Pati dito. Basta. Yun. Let's go. Guys, aminin nyo. This is so cute! Grabe, sobrang cute. Grabe. Ayan o. Oh, it's finally done. Konti na lang guys. Matatapos na yung mini playroom ni Athena. Good morning, ladies and gentlemen. So, dumating na yung playmat. Wala talaga akong balak maglagay ng playmat, pero si Vern, isa pumayag. Sabi niya, kailangan daw lagyan ng playmat sa loob. If ever, madapa, kasi may napaka-behave kaming anak. So, kailangan well-protected. Ay, ganito itsura niya kapag naka-close yung curtains. You're still thinking if buong floor or part lang? What do you want? Basta ako naisip ko buong floor. Ito yung itsura ng playmat. Okay, so next, i-organize natin tong mga products na ginagamit for Athena. Originally, dapat sa playroom niya to, guys. Kaso, si Athena, kahit na napakadami niya ng toys, mas gusto niya pa rin nilalaro yung mga lotion, mga pangligo niya, mga papel, wrapper, paper bag. Yun pa din yung mga gusto nilang nilalaro. Yung mga nandito pa rin talaga yung kukunin nila. Feeling ko ang dami nakaka-relate na mommies talaga. Kung ano pa yung hindi laruan, yun pa yung mas nagugustuhan nila. Dito na lang sa labas ng playroom niya, yung mga products na ginagamit sa kanya, like mga diaper, wipes. At least, kapag may kailangan, dito lang talaga sa gilid ng playroom niya. So, samahan niya ako mag-organize. Okay guys, so finally, it's time to reveal Athena's mini playroom. Sobrang excited na ako ipakita kay Athena guys. Grabe, sobrang nangungulit talaga siya. Kasi every time na inaayos namin, nagtataka siya, asan na yung mama ko? Ba't parang di ako pinapapasok? Para sa mga hindi nakapanood ng mga previous vlogs ko. Wait. Ito kasing room na to, binild siya talaga. Wala pa akong baby, hindi pa ako pregnant. Originally, ang plan talaga sa room na to is gaming room. Kung naabutan niyo yung era na naglalaro ako sa PC ko, may PC setup pa ako. Pang computer talaga to, mga gaming room, ek-ek pang film. So, ganun lang siya talaga kaliit. Pero ngayon, syempre, nag-adjust na tayo na meron na tayong baby. Ginawa ko na siyang mini playroom ni Athena. Well, supposedly, ang dami talagang plan, no? Dapat nursery room niya to, yung may crib. Kaso, hindi talaga umabot. Sobrang bilis lumaki ni Athena. Sa tagal lang nagawa na tong bahay na to, lumaki na lang si Athena. Hindi na siya kasya sa crib. Kaya, hindi na talaga siya naging nursery room. Anyway, ito ang una niyong makikita na side bago kayo pumasok sa mini playroom ni Athena. Sabi ko nga kanina, dapat talaga sa loob to ng playroom niya. Kaso si Athena, grabe, ito talaga yung mga mahilig niyang laruin. Kahit napakadami niya namang toys, ito talaga yung mga gusto niya lagi pinapakilaman. So, nilagay ko na lang to sa gilid ng playroom niya. Para hindi niya nagalaw-galawin dun sa loob. Nakita niyo kung paano ko siya i-organize kanina. Pero, ayun, ano nga ba yung mga nasa loob nitong rack na to? Simula newborn pa lang kasi guys, tiny buds baby na talaga si Athena. Ganun kasi ako, once na mahiyang na talaga si Athena, hindi na ako tumitingin pa sa ibang brands. Ever since, never siya nagka-rashes. Talagang nahiyang siya sa tiny buds na product. So, lahat ng nandito, tiny buds. Well, except yung diaper na to. May diaper pala dito. May diaper dito. Nandito rin yung mga stick-ons sa mga lamok or mga insects. Ito, pag stuffy nose, pag stuffy chest. At syempre, my ultimate fave, the sleepy time stick-ons na nilalagay ko kapag matutulog na si Athena. Afternoon nap man yan or sa gabi. Ito naman guys, yung natural baby cleansing splash. Kasi di ba hindi naman advisable na every time na madudumihan si Athena, laging papaliguan. Kunyari, galit siya sa laro, paghapon, syempre pupunasan na lang siya. Or bago siya matulog, ito ang pinapupunas sa kanya. No need to cleanse this, sobrang bango at sobrang linis talaga ni Athena. Ito yung mga nagsasabi na ang bango ni Athena, lagi nilang sinasabi. Ito din yung scent nun, yung natural cleansing splash. Ito naman yung pagsaligo, alam nyo na to, rice baby bath.
At syempre, hindi pwedeng hindi to ang kapartner niya. Ito yung Rice Baby Lotion. Sobrang nakaka-soft talaga ng skin ni Athena, guys. Mas maganda kapag itong dalawa yung ginamit mo kasi same lang sila ng amoy. Parang hindi kasi mabango, kunyari iba yung scent nito tapos ibang lotion pa yung gagamitin nyo. Parang maghahalo yung amoy. So, mas okay na kunin nyo silang dalawa. Ito naman, ako guys, si Athena. Sobrang kagati ng lamok or kahit na anong insect. Lapitin siya ng mga kagat-kagat. So, lagi ko siyang nilalagyan ng Gone Away Citronella Lotion. Lalo na dito sa house namin, di ba? Nature. So, sobrang dami talagang mga insects. Ano pa ba? Ay, ito! No joke, guys. Kitang-kita ko talaga yung puti ng mukha ni Athena dito. Mas maputi yung mukha niya kaysa sa katawan niya. Dahil sobrang sipag ko maglagay sa kanya nito. Sobrang effective nito. Brighten Up Baby Face Cream. Nilalagay ko to every morning and night. Sobrang napapansin ko yung effect nito pagkakagising lang ni Athena. Ito ang favorite hindi lang ni Athena, pati ng parents. Ito guys, hack to. Pag magpapatulog kayo ng bata, kasama talaga to sa night routine ni Athena. Sinispray namin to sa pillow tsaka sa damit namin ni Vern. Sobrang bango. Para mas relaxing yung feels kapag matutulog na si Athena. Ganun kasi kami guys, sobrang strict namin sa bedtime ni Athena. So, kailangan talaga kapag, kunyari, 9 PM, sinaset-up na namin, lahat ng pampatugtog niya, lahat ng sleepy time na products, oil, stick-ons, etong sleepy nights na mist. Kaya nung nirelease ng Tiny Boots yung sleepy nights, baby bedtime mist, abang agad sa mga live, sa mga pa-sale ng Tiny Boots. Ang dalas nila mag-sale, guys. Ano ba meron dito? Favorite ko. Ah, favorite ng tatay na cotton buds. Kasi meron siyang guys, yung tiny scooper. Nakascoop talaga siyang ganun. So, kuhang-kuha mo talaga. Ito din ang kanyang toothpaste. Nandito din. At ang favorite na sanitizer. Isa sa pinakasikat sa tiny buds. Kapag spinray mo sa kamay nila, safe din na ilagay agad nila sa mouth nila. Sobrang bango. At meron na siyang, ano tawag dito? Parang holder yung nilalagay para hindi siya mawala. Isasabit mo siya sa bag or kung kahit saan man. Well, hindi mawawala ang favorite naming wipes. Never kaming nagpalit ng wipes. Ito kaya dalawa guys. Ito yung sa bahay kasi this is bigger. Ito kapag lumalabas kami, mas lighter. Ay, ito sa second rack, mga towelette, dry wipes, cotton pads na nakikigamit din si mommy sa skincare niya. Ang toner. Ano pa ba? Ito sa baba. Kaya pa ba bumaba ng cameraman? Ito din. Never din itong napalitan. Ang panglaban ng damit ni Athena. Never siya nagka-rashes. Ang bango. Pero hindi siya yung tipong masakit sa ilong na bango. Hindi nasisira yung damit ni Athena. Nagstay pa rin yung colors ng damit niya. Lalo na pag may mga branded na clothes si Athena. Sobrang tiwala ako sa powder na to na hindi niya masisira yung design ng damit ni Athena. Baby Fabric Softener. Ito yung mas gusto kong scent. Dalawang scent nila nito eh. Pero mas gusto ko tong Sweet Honey scent. Siyempre, para sa kanyang playroom. Ito ang Natural Nursery Cleaner. Syempre, pang-clean ng floors, ng mga desk, yung mga toys niya doon na stand. Ito yung panglinis nun. Ito, refill to nito. Tapos, we have here the Natural Bottle and Dishwash para sa kanyang bottle, plates, fork and spoon. Syempre, ang Baby Laundry Stain Remover dahil sobrang makalat na talaga ang ating mga babies kapag nagkakamansya sa damit nila. Ito yung sinispray. So, ito guys, wala pa to sa kalahati ng mga Tiny Buds products ni Athena. Meron akong isang buong cabinet na nandun lahat ng stocks ni Athena. Kailangan always ready. Lagi kayong naka-notify kapag may mga live yung Tiny Buds. Kasi last time na nag-live ako with Tiny Buds, sobrang grabe talaga yung sale, guys. As in, grabe, meron dun below 100, below 60 pesos. Parang sabi ko, grabe, nakakaloka pala talaga mag-sale yung Tiny Buds. Abangan nyo yung mga sale nila, yung mga pa-promo nila, sobrang daming mga pagganap ng Tiny Buds na kailangan yung abangan sa social media accounts nila. So, ito na guys. Tapos na dito. Wala naman na ibang nakikita kundi ito ng door. Papasok na tayo sa loob. So, pagpasok nyo, itong makikita nyo, yan. Cute lang. Maliit lang siya. Actually, ang gusto ko pa talaga ilagay ng blackboard dito guys na stand o kaya parang ball pit. Pero sabi nga ni Vern, knowing our daughter, sobrang makulit yun. So, mas kailangan niya ng mas malaking space. Ito na lang yung lagay ko. Playmat sa gitna. Tapos, meron siyang stuffed toy dito. Ito, pillow. And then, meron din dito, syempre, yung mga activity book. This is from Tiny Buds as well, yung tiny things nila. Ito guys, regalo to nila Third, tsaka ni Gabrielle. Nakita ko this is from IKEA. Nakita niyo yung struggle ng pagkabit ko dito. Pero ito, may battery din to. Wala, hindi ko nalagyan.
Yung battery to, nag-on to guys, so. Grabe, sobrang na-excite ako na laruin ni Athena to. Para bata pa lang, siya na yung naghuhugas ng tingin. Ito naman guys, regalo ni Toto Robert tsaka ni Papa Pop Mekmek. Meron na siyang vanity mirror na may battery dito guys, nag-on. So, ito din blower. Ay, nag-on talaga, ang galing. May hangin talaga? Wala, natunog lang. Si Athena pa naman ngayon, lagi niya na akong ginagaya. So, pati blower, alam niya na. Pati makeup, alam niya na paano gamitin. Yung sponge, alam niya na paano gamitin yung sponge, guys. Dito naman, guys. Oh, maliit kasi. Pwede siyang umupo dito pag gusto niya manood or kung wala, pagod lang siya. Imposible. Nilagyan ko lang ng pillow dito. Eto, meron siyang fruit stand. Grabe, sobrang cute talaga nito nung nabuo ko to, guys. Ang saya-saya ko kasi sobrang cute niya talaga. Pangarap talaga ng bawat bata yung may mga ganito-ganitong laro. Ano, titinde-tindera ka, cashier-cashier. Yan yung mga gustong laro ng mga bata. Tapos meron ding whiteboard dito sa gilid, tsaka blackboard. So, yung mga fruits na o-open siya ng ganyan. And then we have here the hospital stand. Si Athena kasi guys, sobrang hilig niyang i-check up si daddy. Lagi yan sina-check up yung mata. Sa Kidzuna, di ba love, ang pinupuntahan niya rin na stand yung hospital. Sina-check up niya yung manika. Alam niya na, ewan ko, wala namang doctor sa atin. At hindi naman siya laging nasa hospital. Baka sa mga napapanood niya, ewan ko. Pero ayan, ang cute na pwede kayong pumunta dito sa loob. Yung mga medicine. Oh, index just, di na to, glutadrip. Mini Kidzuna pala yung nagawa mo. Yes, sobrang mini. Ang liit lang talaga nito eh. So, meron dito yung pang visual activity chart. Taray! Ang cute nito. Yung mga toy guys, nagaganyan siya. May pang BP para sa kanyang wowo at wowa. May chart dito. Tapos, ito yung parang stethoscope. Yan, gaganyan. Tapos, check niya yung heart, yung ganun-ganun. Saya, na-excite ako. Nabisa mo na, para ano na. Hala, sorry. Excited yung tatay kasi, ina-reveal eh. Itong scissors guys, safe to. Toy lang talaga siya, as in walang ka-sharp-sharp or what. Lahat naman ng mga nandito, ano siya, safe for babies, kahit ito. Pero syempre, mas maganda pa rin na may bantay pa din. Yan, pati ito guys. Sheesh! Ay, hindi. So, ayun. Ay, meron pala, TV, donated by Daddy Vern. Thank you, love. Dahil si Athena guys, sobrang hilig niya sa Disney movies. So, kahit na naglalaro siya dito, kahit naka-play lang to, saya na yan. Kasi sinasabihan niya yung mga Disney songs eh. So, yan. Minute ko kasi makaka-copyright tayo. Tsaka nagkasalita ako. Reveal na natin? Reveal na. Let's go. Let's reveal it to the baby. At ito na nga pala ang huling pagkakataon na makikita niyo tong malinis. Dahil kapag dumating na si Madam Athena the Destroyer, wala na to lahat. Kailangan nyo nang tandaan kung saan nakalagay yung mga bagay-bagay na yun kasi guguluhin na yan ang anak. Sige, game na. Reveal! Athena! Ay, wait, what happened? Hi, lovey love. Hi, mommy. Say hi, mommy. What happened to your voice? Bye-bye. Ano yan sa boses niyan? Bumara lang. Say, okay, let's go! What happened to your voice? Are you ready to see your playroom? Yes. You want me to open it? Yes. Knock first. Ready? Go! Look, come here. Go inside. Yeah. Are you happy? Yes. Ala, kinalat na yung mga bariya. Hi, Mama. Hi, you like it? Grabe. Yes. Wow. Look at the hospital there. Wow. Look. Wow. Ano ulam? Naibilin, ano ulam? Ala, sa fruit stand talaga siya, sabi na nga ba eh. Colorful kasi. Look at the makeup there. You want mommy makeup, right? Oh, go there. Yay! How about the blower? Look, oh, press. You can press this one.
Sabi ko sa'yo, pinapanood niya talaga ako eh. Wow, how about makeup? Makeup. Yung mukha niya sa salamin. Oh, Jesus. Ay, nako, Lavi. You're so cute. Wow, fruits! What will you say? Thank you, Mommy! That's okay, Lavi. Yung anak ko, hindi na nagkapapigil. Hindi niya na alam kung ano uunahin niya. Nandito na naman siya sa vanity mirror. How about check-up, Mommy? Check-up, Mommy. Where? Yay! Ay, head! Yay! Ay, maglalagay mo pala tayo baby monitor, no? Baby cute! Wash hands! Can you show them how to wash hands? Show them how to wash hands? Strawberry wash hands! Strawberry wash. Good job. Very good, Athena. That's good. Thank you. Cook the strawberry. Ay, balagbag, nadadabog. Pinakuluan ang strawberry. Strawberry jam nga yan. Strawberry jam. Nako, kinuluan. Ayun lang. Oh, no. What fruit is this? Strawberry. Say straw. Strawberry. 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 About this one, what is this? Orange. Orange. How about your favorite? This one. Banana. Banana. Alam niyo ba yung cherry? Athena, what's this? Cherry. Bye-bye. Bye-bye! Umalis na kasi yung house. Say bye, house! Bye, house! Two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 0! Zero! Favorite scene yan. So yun guys, dito ko natatapusin. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe to my YouTube channel. Follow me on my social media accounts. And I'll see you guys soon. Bye!